guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Rochelle and you are watching Shell Spike Vlog. And for today's vlog, guys, I have come across this comment na naging interesado akong gawa ng content. So, ito yung tanong niya. Ayan. So, bakit nga ba hindi na lang umuwi yung mga Pinoy or Pinay na nahihirapan dito sa Finland? Pero bagong lahat, ayan. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, kung gusto mong maging updated sa mga vlog ko, please consider subscribing and hit the notification bell, ayan, para updated ka pag may mga bago akong uploads. Ayan, so sagutin natin si Ate Girl, bakit nga ba hindi na lang umuwi yung mga nahihirapan dito sa Finland? Ang tanong kasi, bakit? Ano yung reason? Bakit sila nahihirapan dito sa Finland? Dahil ba hindi na-met yung expectation nila dito sa Finland? For example, yung ini-expect nilang sahod. Although ganun siya, pero hindi nila in-expect na marami palang babayaran. Or hindi ba sila masaya sa work? Baka in-expect mo, or baka ang gusto mo pagdating mo dito, hospital pala, or pagdating mo hindi pala ganun. Hindi ba masaya sa trabaho, or malungkot ba kasi mag-isa ka lang, or first time mo bang nag-abroad, ganyan. Ano yung mga reason bakit sila nahihirapan? So, bakit nga ba hindi na lang umuwi? Ako, ayoko, kasi hindi naman ako nahihirapan. Hindi ako nahihirapan in the sense na kontento ako sa trabaho ko, sa sinasahod ko. Masaya ako sa work kasi mababait yung mga katrabaho ko. Komportable ako sa trabaho ko, sa mga katrabaho ko. Masaya ako kasi kahit na malaki yung binabayaran kong tax, yung sinasahod ko is enough, more than enough, syempre, para mabayaran ko yung mga bills ko dito, makapagpadala sa Pilipinas at makapagpaaral ng kapatid. Kasi kung iisipin ko na pagka pinagpatuloy ko tong journey na to dito sa Finland, from assistant nurse, this year magiging practical nurse na ako. Lahi hoy taya, kumbaga. May chance pang magiging registered nurse ka dito. From assistant nurse to lahi hoy taya or practical nurse, tataas na yung rate mo. Tataas na yung rate ko. O, diba? Sino ba naman hindi magiging masaya doon? Tataas na yung per hour mo. Tataas din yung tax mo, pero okay lang. And then after that, may chance ka pang mag-aral ng nursing para tumaas ulit yung rate mo. At syempre, ma-practice mo yung profession mo doon sa Pilipinas. Masaya ako doon kasi pag kiniisip ko yung future ko dito sa Finland, mas ginaganahan ako magtrabaho, mas nagpupursige ako. Tsaka hindi lang siya sa akin, sa future ko, kasi I have the chance na makuha ko yung partner ko. Pagka naging okay-okay ako, pwede kong kunin yung kapatid ko. Nanay ko, tatay ko, alam mo yon. Ganun ako mag-isip. Hindi ko siya iniisip na negative na sa Pilipinas, di naman nila sinabi na ganito, pat pagdating ko dito, ganito. Hindi ako ganun. Ako yung tao na the more na nag-a-attract ako ng positivity, the more na bubuhos yung blessing, ganun. Tapos, the more na nagre-reklamo ka or puro ka negative, alam mo yon, puro negativity yung mga mangyayari sa'yo or yung mga darating. Ganun ako. Kaya mas na-attract ko ang positivity sa life ko dito sa Finland. Although, malungkot dito, guys. Malungkot siya kasi lalo na ngayon, winter, dito sa amin, malamig, konti lang yung pwede mong pasyalan. Although, pwede yun namang pumunta ng Helsinki anytime. Pero minsan, pagka day off, ipahinga na lang, ganun. Meron namang pitsahan, meron namang groceryhan, okay lang. Pwede ka namang manood, ganyan. Pero malungkot siya in the sense na mag-isa ka lang kasi. Although may mga kakilala ka, may friends ka, pero hindi naman kayo pare-pareho ng day off. So minsan pagka day off, ganito lang yung eksena. Manunood, vlog. Minsan lumalabas ako, naglalakad-lakad. Ganyan lang siya. Malungkot siya kasi hindi ganito yung life ko sa Pilipinas eh. Siyempre, iba pa rin yung kasama mo, yung pabilya mo, yung jowas mo, char, ganyan. So, kung di mo siya kayang labanan at talagang nahihirapan ka in the sense na malungkot,
Hindi ka kontento sa sinasahod mo, hindi ka masaya sa work mo, tapos hindi mo makita yung magandang future na kayang ibigay ng Finland sa'yo. Then maybe you have to decide na para baka hindi talaga for you ang Finland. Ganyan. Dito kasi guys, sa umpisa, mahirap talaga siya kasi you have to start from scratch eh. You have to start sa baba, like registered nurse ka sa Pilipinas and then pagdating mo dito, sa amin ha, sa akin, is assistant nurse ka, kumbaga parang caregiver. So, ang trabaho is malaking difference talaga. Naglalaba ka dito sa trabaho, naglalaba ka, nagtutupi ka, naglilinis ka ng kitchen, naghugas ka ng pinggan, sisigawan ka pa ng mga pasyente, magpupunas ka ng puwet, yung ganyan. So, kung medyo like feeling mo na naaapakan na talaga yung pride mo at ayaw mo ng ganitong klaseng trabaho, maybe it's up to you na kung kaya mo ba or gusto mo ba na like pumunta dito sa Finland. Then, it's your decision. It's a matter of decision lang talaga, guys. Ako, gusto ko lang iparating sa inyo na sa umpisa talaga mahirap, lalo na first, second year mo dito. Mahirap talaga, guys, kasi nga 'di ba mag-aral ka pa bago mo ma-reach na maging lahiyoy tayak at maging nurse ka. Kailangan mo pang mag-aral, magkaroon ng maraming experience lalo na sa language. Mahirap talaga siya. Mahirap talaga siya. Kasi yung iba kung nasaan ngayon yung mga like naging successful na ng mga nurses dito sa Finland, nag-start din sila kung saan ka nag-start. Alam mo yun, ako, ginagawa ko silang inspiration, di ba? Ginagawa ko silang inspiration kasi isip ko na soon, maging ganyan din ako. Soon, magiging Finnish passport din ako, magiging Finnish citizen din ako. Ganun ako, guys, nag-attract ako ng, alam mo yun, ng magandang, alam mo yun, magandang result na mangyayari sa akin dito sa Finland. Ganun ako. Very in demand ang assistant nurse dito sa Finland, ang mga nurses, kasi wala masyadong nag-aaral sa kanila ng nursing. So, malaki yung chance talaga na may makuha kang work na magandang work. Tsaka malaki talaga ang rate ng mga nurses dito, guys. Siguro, mahihirapan talaga yung mga first time na pumunta ng abroad, pag-abroad. Lalo na Europe agad. Di sila sanay na mag-isa na lang sila. Di sila sanay sa ibang crowd or sa mga foreign nationals. Hindi sanay na makihalubilo. Ganyan. Isa yan sa mga struggle din. May mga language barrier din kasi. May mga tao kasi dito na hindi ka na lang kakausapin kasi nga hindi sila marunong mag-English. Isa yan sa mga reason din kung bakit like nahirapan yung mga pumupunta dito. Kaya nga lagi kong sinasabi na importante talaga na seryosohin yung language dyan pa lang sa Pilipinas. Para pagdating dito, at least meron kang nagagamit or meron kang may communication ka sa ano sa mga lokal na may experience mo. Kasi what if walang mga nag-English doon sa trabaho na mapupuntahan mo. Let's say talagang hindi mo na kaya, talagang ano ka na, parang feeling mo wala nang reason para mag-stay ka dito sa Pilipinas. Ito na lang ang isipin. Ito na lang ang, like, for me, na isipin ko na lang na, what if nasa Pilipinas ako? Registered nurse ako. Let's say, nasa magandang hospital ako. I'm earning, let's say, 15,000. Iniisip ko, yes, makakasama ko yung pamilya ko. Yes, makakasama ko yung jowa ko. Ganyan. Pero, mapag-aaral ko ba yung kapatid ko? Makakapagpatayo kaya ako ng bahay na yung pangarap kong bahay? Makakapag-travel kaya ako sa ibang lugar? Let's say oo, siguro. Pero it takes like ilang taon pa at ilang loan pa ang gagawin mo para matupad mo yan. Which is dito guys, pagka masipag ka lang talaga, maaabot mo naman yan. Makakapag-aral yung mga kapatid mo. Mabibigyan mo ng magandang life yung family mo. Totoo yun. Kaya nga, pag nag-abroad ka, it takes a lot of courage talaga, guys. Kailangan mo talagang maging malakas inside and out. Kasi nga, 'di ba, for your future, for your dream. Hindi naman pagdating mo dito eh masaya na agad pagdating mo dito. Maabot mo na agad kung ano yung mga pinangarap mo. Syempre kailangan mo nang maghirap. Kailangan mo nang pagdaanan yung hirap bago mo. Alam mo, hindi lahat nasa taas agad. Kung gusto mong maging successful sa pag-abroad, kailangan mo munang maghirap.
Don't get me wrong, para sa akin lang, kasi ako, kung i-compare ko yung naging life ko sa Denmark dati, almost 6 years ako doon. Tsaka yung life ko ngayon, napaka-thankful ko guys, kasi nakabalik pa ako ng Europe. Isa din yun sa nagpapalakas ng loob ko, kasi nga, nung makabalik na ako ng Europe, iba na yung life ko. Dati kasi, puro kuskus, puro mga chemicals ng mga panglinis ang hawak ko. May nahawakan akong pera, may naipon, wala akong naiipon. Laging bar, lagi kang lasing, lagi kang, basta iba yung lifestyle. Kaya nung nandito na ako, sabi ko sa sarili ko na ito na yung binigay ni God para sa akin na magiging, nagagamitin ko para ito pa rin yung mga pangarap ko. Kaya kahit na nahihirapan ako dito, okay lang, kasi alam ko na may magandang plano si God para sa akin. Yun na lang yung parang hinahawakan ko din, na binigay niya sa akin itong chance na to, kasi alam niya na alam niya yung hirap ko before. At pinagdasal ko talaga kay Lord na sana makabalik ako ng Europe. For me, kung nahihirapan ka, bumalik ka doon sa basic, or bumalik ka doon sa tanong na bakit ka nahihirapan. Sa sahod ba? Kung sa sahod, maghanap ka ng part-time para may extra income ka. Kung nahihirapan ka sa trabaho, sa mga ka-workmates mo, ganyan. Maging friendly ka. Gawin mo yung trabaho mo ng maayos. Or kung unfair man sila, hayaan mo sila, basta ikaw magiging fair ka. Ganyan. Kung may mga hindi ka man kinakausap, or let's say may mga bagay na against na talaga sa rules or sa law, magreklamo ka sa boss. Or halimbawa nahirapan ka kasi malungkot or malamig, ganyan, lumabas ka, pumunta ka ng Helsinki, mag-shopping ka, or pumunta ka somewhere na magiging masaya ka, or maggamot yung lungkot mo. Kausapin mo yung family mo, or kung may jowa ka, kausapin mo siya, manood ka ng Netflix, ganyan. Ganun ako guys, kung nahihirapan ako sa language, nagbabasa ako, ganyan. Parang ganun lang kasi siya eh, for me. Kung nahihirapan ka sa isang bagay, kailangan mong bumalik doon sa tanong na bakit nga ba, ano yung reason. Tapos doon mo siya solusyonan. Ganun ako. Ayan, kung sa tingin mo na hindi para sa iyo ang Finland, talagang it's your decision. Sa mga ano naman, sa mga paparating pa lang dito at hindi makapag-decide kung Finland nga ba, kasi may naririnig ka naman negative about Finland, ganyan. Sana maging inspirasyon kahit papaano yung ako, na yung experience ko dito, na hindi man like successful pa, kasi I know hindi pa ako successful talaga dito. Hindi ibig sabihin na nandito na ako, successful na ako. Kasi may goal pa ako eh. Marami pa akong goal na kailangan ko pang i-achieve dito. Kaya kahit na alam ko sa sarili ko na nahihirapan ako, okay lang, kasi alam ko naman nandiyan si God, hindi niya ako pinapabayaan. God will provide, sabi nga nila. Which is totoo. Kahit na minsan nasu-short ako, kasi nga sunod-sunod yung babayarin, wala akong ipon ngayong buwan, okay lang, kasi for sure next month may malaki kang OT, may maiipon ka na naman, ganyan. Hindi every month may na-save ako para sa savings ko. So, for me, okay lang yun. Ang importante, nababayaran ko yung mga bills na kailangan bayaran dito sa Finland at sa Pilipinas. And so, hanggang dun lang guys, yung kaya kong i-share. Advice ko lang is, bago kayo mag-decide na dito ba sa Finland or sa ibang country, Switzerland ba, Ireland, or saan pa bang meron, Australia, US. It's up to you guys. It's your decision. Huwag nating sisihin yung ibang tao na kung bakit nandito na kayo, wala na kayong magagawa kasi nandito na. It's your decision kasi na napumunta dito sa Finland, na gumastos para pumunta dito sa Finland. Kaya diyan pa lang sa Pilipinas, mag-search ka na kung ano yung life dito, ano yung mga possible na gagastusin mo, kung ano yung mga babayaran mo, ganyan, para pagdating mo dito, in-expect mo na ay may ganyan, ay may ganito. Para hindi ka ma-disappoint.
Yan. Pag nag-start ka ng disappointment sa life mo, buong taon ka ng disappointed. Charis, joke lang guys. Ayan, so hanggang dito na lang guys, ang kaya kong i-share. So good luck sa mga nagla-language training or mga nakapasa na, may mga visa na, yung mga paparating na. Ayan, so welcome. Ayan, so see you on my next vlog and thank you for watching. Bye!